iba-iba ang dahilan natin sa paglalagay natin ng mga auxiliary light or mini driving lights. Yung iba para pamporma sa mga motor nila o kaya sa sasakyan nila. At yung iba naman ay para makatulong sa kanilang biyahe, halimbawa sa gabi, no, para hindi sila nahihirapan sa pagmamaneho. Dahil ang mga kadalasan ng mga stock na mga headlight ay hindi talaga ganun kaliwanag. Kumusta mga kagala? Muli, nandito na naman po tayo para sa pinibagong video na alam ko na makakatulong po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kagala, si Kuya Ed Asher dito sa Ed Asher PH Channel. At sa video nito ay maganda po ang ating pag-uusapan sapagkat alam ko na ito po ay siguradong makakatulong po sa ating lahat. Pero bago po tayo magpatuloy, kung ikaw po ay first time pa lang dito sa channel na to, muli ang channel po na to ay patungkos po sa mga LTO updates, licensing, pagkuha ng student permit, non-pro, professional, paano magpa-change classification, mga penalties, violation natin sa patas trafiko at sa kasama na rin dito mga travel vlogs. Kaya kung interesado ka sa mga topic na yan, consider subscribing by clicking the subscribe button and click notification bell and select all para updated ka lagi sa mga susunod kong video na posibleng makatulong sa'yo. Oh my God! Yeah! So what's up mga kagala? Nice mo pang magpakabit din ng LED light or auxiliary light sa iyong sasakyan or motorsiklo or mas kilala sa tinatawag na MDL or mini driving lights. Pero bago ka magpakabit, dapat mo munang malaman ito. Alam mo ba na merong guideline ang LTO kung ano ang tamang ilaw, tamang kulay, saan dapat ilagay, at kung ilan bulb ang allowed? Yes, tama po ang inyong narinig. Hindi po tayo basta pwede magpakabit ng mga ilaw na gusto lang natin. So sa video ito, lilinawin natin ang mga guideline ng LTO patungkol sa auxiliary lights or mini driving lights or MDL, particularly sa mga motorsiklo. At isasama na rin natin ang i-discuss ang patungkol sa fog lamp. Marami tayong mga nakikita sa mga nagmumotor, no, sa kalsada na talagang pinapaganda nila ang kanilang mga sasakyan, no, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga iba't ibang accessories at lalong-lalo na yung mga ilaw kasi dagdag fogy points, talaga nagpapaganda rin ito, no, sa itsura ng ating mga motor at lalo na yung mga may kaya, may pera, no, sisiwilan sa kanila yan. Pero minsan, siguro agree din kayo sa akin, no, nakaka-disturb yung mga motorsiklo, mga sasakyan na sobrang liwanag ng kanilang mga auxiliary light, no? Ibig sabihin, lumalampas na sila doon sa allowed ng LTO. Kaya minsan nakaka-distract ito sa ating pagmamaneho pag nakasalubong natin sila, no, masakit sa mata. Kaya naman naglabas ang LTO ng guidelines kung ano ang tamang ilaw na dapat ikabit, ano ang tamang kulay, saan dapat ikabit, at kung ilan ang dapat ikabit. Okay mga kagala, handa ka na ba? Simulan na natin, tara na! Ayon po sa LTO Memorandum Circular Number 2020-2240, dated December 29, 2020, patungkol sa Private Motor Vehicle Inspection Standards and IRR Section 5.4.2.29 about auxiliary headlamp. So in the presence of any auxiliary headlamp, the following requirements should be observed. Kung kayo daw po ay nagpaplanong magpakabit ng mga auxiliary headlamp, dapat na ayon sa mga susunod na guidelines. 5.4.2.29.1, each auxiliary headlamp should be wired independently and have separate switches. So dapat daw po ang bawat auxiliary light or headlamp ay may sariling wiring at sariling switch. Hindi mo ito pwedeng isama sa standard switch na pagbukas mo ng motor ay iilaw
din agad siya kasi ang purpose po nito ay para magamit mo lang siya kung kinakailangan. Hindi rin kasi advisable na nakabukas ito lagi kasi nga nakakasilaw ito. Sa iyong mga makakasalubong, kaya pag may sariling switch ay pwede mo itong patayin pag hindi kailangan. 5.4.2.29.2, the main beam of the auxiliary headlamp shall be directed downward but in no case towards the left of the vehicle. So mahalaga po ito mga kagala. Kailangan ang ilaw niya ay nakaharap pababa at papuntang kanan, ibig sabihin nakatutok ito sa bandang kanan ng kalsada para hindi masilaw ang iyong makakasalubong. 5.4.2.29.3, the color of the auxiliary headlamp shall be white. So hindi ka pwedeng gumamit ng ibang kulay maliban sa kulay na puti na kung tawagin ay mga LED lights. And then 5.4.2.29.4, the auxiliary headlamp shall be mounted in such a way that its aim will not be disturbed by vibration or shocks. So hindi mo ito pwedeng ilagay sa mga moving part ng iyong sasakyan, kagaya ng pinakatinidor ng motor, no? Or suspension front fork. Kailangan doon lamang ito sa body ng motor na hindi gumagalaw sa baba ng headlight. So ang purpose po nito ay upang maiwasan ang madaling pagkasira ng ilaw dulot ng vibrations. So walang malinaw na nakasaad sa memo nito patungkol sa paglalagay nito sa taas ng headlight katulad ng mga napapanood natin na sinasabing bawal ilagay sa taas ng headlight, pero yung paglalagay sa handlebars ay bawal talaga yon kasi nga moving siya kasama siya ng suspension front fork. At siguro wala namang maglalagay sa harap din sa taas ng headlight dahil pangit tingnan. Kaya tama lang na sa body ng motor ilalagay sa baba ng headlight. Okay, ayon naman sa nasabing LTO memorandum, makikita natin sa section 5.4.2.30 ang guideline naman patungkol sa fog lamp. For lamps are optional, or fog lamps are optional on motor vehicles. However, should they be installed or fitted, the following should be strictly observed. So 5.4.2.30.1, lamps may be lighted only during instances of thick fog, falling snow, heavy rain, or similar conditions. However, front fog lamps may be used as substitute for passing lamps. So hindi po siya dapat laging nakabukas, bubuksan lang kapag may na-encounter na fog or snow. Pero wala namang snow sa atin siyempre. O kaya pag malakas ang ulan. At pwede rin itong maging alternative sa passing lamps para hindi ka na nagpa-pass light, open mo lang ang fog lamp mo. 5.4.2.30.2, only two fog lamps shall be allowed and should emit either white or selective yellow light. However, in the case of motorcycles, only one front fog lamp shall be allowed. So para po sa mga light or heavyweight na vehicle kagaya ng kotse, van, truck o bus, etc. Dalawang fog lamp lang ang allowed ilagay at kailangan puti ang kulay o kaya medyo dilaw. Pag motorsiklo naman ay isa lang ang pwedeng ilagay na fog lamp. Yan, malinaw po yan mga kagala. Isa lang ang pwede sa motor natin. Okay? 5.4.2.30.3, front fog lamps shall be fitted or installed below the passing lamps and in such a way that no point illuminated by the fog lamp shall come into contact with any point illuminated by the passing lamps. So dapat sa ibaba siya ng passing lamps ang paglagay ng fog lamp para hindi magsasama ang ilaw ng passing lamp at saka fog lamp. 5.4.2.30.4, rear fog lamps should emit only red light. Ito naman yung fog lamp sa likod dapat red light lang. 5.4.2.30.5, fog lamps are prohibited on trailers. 7.4.2.30.6, the front fog lamps should have their own switches independent from the main beam headlamps or deep beam headlamps or a combination of both.
So bawal ang fog lamps sa mga trailers, kailangan ang front fog lamps ang may sariling switch, hindi ito dapat sumasabay sa headlight. Okay, so itong video clip na ito ay galing sa galing kay Naj Abdul, no, nang in-interview niya ang isang HPG na vlogger, vlogger din na si Sir Luis, at ang kanyang channel ay motoristang Lespo. Good morning, sir. Good morning. Anong channel mo, sir? Sa mga subscriber ni Boss Naj, subscribe rin kayo sa aking channel na motoristang Lespo. So like nyo rin po yung ating Facebook page. Yes. Guys, I will flash sa page ni Sir. So support natin si our Sir sa HPG. Hi guys, marami sila tanong sa akin na mga huli na mga HPG natin, yung auxiliary light. So tanong natin si Sir Luis. Sir Luis, anong batas natin sa yung auxiliary light, sir? Sa mga auxiliary lights naman, mga viewers natin dyan, ang pwede lang po nating may kabit is yung mga LED na napasahan ng ating memo na sa mga motor natin is bawal po tayo magkabit sa mga shock. Okay. Sa mga shock, bawal po tayo sa mga handlebars. Dito lang po sa mga hindi gumagalaw na parte or mga dapat naka-fix. So dapat po hindi mga yung 6 LED, bawal po magkatabi yun. Dapat po hiwalay. At mayroon pong sariling switch. So alam naman natin yan. Marami po tayong napanood yan, mga vlog ng LED. So yun lang po ang sundan natin. May sariling switch. Bawal po tayong maglagay ng mga 12 LED malalakas. Bawal pong nakailaw sa pataas. Dapat po sa baba ang ilaw ng ating mga LED. So yun po, 6 LED, pwede po yun. Okay, ganito na lang guys. Ito, kita nyo yung ito. Bawal talaga ng above the headlight. So only you can put below the headlight 6 LED one side, other side 6 LED. You cannot put 6 LED in one side. So you have to put on the other sides. Also you have to have extra switch, di ba sir? Separate switch for that. So also low beam, not in the high beam. Ganun ba sir? Oh yan na guys, Sir Luis is here. And subscribe his channel, I will flash here. So dito nililinaw po ng HPG na pwedeng hanggang 6 na bulbs per auxiliary LED light magkabilaan, although hindi malinaw dun sa memo, pero since na sinabi ng HPG na pwede, so pwede tayo magpalagay hanggang 6 na bulbs per LED light. Tandaan din na ang auxiliary light hindi pwedeng replacement ng ating mga headlight, no? Ibig sabihin, pagsira ang ating hindi pwedeng yung auxiliary light ang ating ginagamit lagi, tapos dahil sira ang ating headlight, no, bawal po yun. So kailangan pag nasira ang headlight, ipagawa agad. May nabanggit ako kanina na sabi ko kulang at hindi nakasaad sa unang memo, no, na katulad ng mga bulb, no, kung ilan. Pero sa aking pagsasaliksik, may mga bagay na hindi binanggit doon sa unang sa memo na MC 2020-240, pero meron siya doon sa memo ng LTO na nauna na dated March 15, 2016, katulad ng 8.E must not be operated on well-lighted streets within the limits of cities, municipalities, and thickly populated barrios or districts, or whenever such vehicle meets another vehicle on any public highway. So ito po yung kulang na information dun sa unang memo na binasa natin, although mas latest yun. Hindi siya pwedeng gamitin, no, itong auxiliary light sa mga maliwanag na lugar. Okay, kaya pag ginamit nyo po yan, binuksan nyo po, pwede kayong mahuli or ma-penalize. Okay, kasi intended lang talaga siya sa mga madidilim na bahagi ng kalsada. And then sa 8.F, a maximum of 2 auxiliary or supplementary lights or lamps are allowed. So ibig sabihin po nito, 2 auxiliary light ang allowed sa motorcycle kabilaan, sa kaliwa, sa kanan. At sabi sa 8.G, a maximum of 6 bulbs per auxiliary or supplementary light or lamp is allowed and shall not be combined as one or installed or placed side by side as a bar. So
So bawat isang auxiliary lamp, merong siyang maximum na 6 na bulb. Okay? So kung may mga auxiliary light na 4 lang, pasok pa rin 'yon. Pero pag sumobra sa 6 na bulb, bawal na po 'yon. Okay? So hindi rin siya pwedeng pagsamahin sa isang side lang. Kailangan naka-install siya side by side. Okay? And then sa 8.8, deviation of optic axis direction shall be at least 20 cm downwards at 10 meters forward. Okay? So ito po yung direction ng ilaw niya. Yun dapat ang sukat, no? And then sa 8.i, shall be installed not higher than the handlebars of the motorcycle or scooter. So hindi pwedeng lumampas o mas mataas sa handlebar. And then sa 8.j, auxiliary or supplementary light or lamps cannot be used as a replacement to the headlamp. So hindi po siya pwedeng gawing replacement, okay? So note, ito tandaan natin mga kagala, no, para sa mayroon tayong ding alam, no, na sabi dito, only LTO law enforcement officer and agents deputized by LTO to enforce the provisions of RA number 4136 and other related LTO laws, rules and regulations are authorized or allowed to apprehend violators of the provision of this memo. Okay? Okay, maraming salamat po mga kagala. Sana may natutunan ulit tayo sa ating video nito at nakatulong po sa inyo. At pwede po kayo mag-iwan ng inyong komento sa ating comment section. At kung nagustuhan nyo po at nakatulong, ay pwede nyo pong i-share, i-like, at para matulungan din natin ang iba. Okay, so kung hindi ka pa nakasubscribe, muli ay naanyayahan kita mag-subscribe by clicking the subscribe button and click notification bell and select all para update ka lagi sa mga susunod kong video na posibleng makatulong sa iyo. So bago po ako magtapos, muli ay nais ko mag-share sa inyo ng Word of God from 1 John 5:1. Sabi po dito, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. Muli, maraming salamat po mga kagala. Lagi ko pong sinasabi sa video ng bawat video ng aking channel na ano man po ang ating kalagayan, katayuan sa buhay, kapag hindi po natin kinilala ang Diyos na bilang Panginoon sa ating buhay, ay baliwala po ang ating mga ginagawa sa mundo ito. Okay? Sana po ay na-encourage kayo, na-inspire kayo sa Word of God, at meron kayo natutunan sa video ito. Muli, ito po ang inyong kagala, si Kuya Ed Asher dito sa Ed Asher PH Channel, nagsasabi ng mga kagala, tara na!